Tatlo. Walang kasing halaga ang number 3 noong 2016 NBA Finals. Tatlong larong kailangan bunuin para sa isang historic comeback na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng NBA Finals. Tatlong crucial plays noong Game 7 para tuluyang maputol ang itinuturing na sumpa sa siyudad ng Cleveland na 52 years nang nilalait-lait dahil sa mga sporting failure. Tatlong key players na magbibigay sa Cleveland Cavaliers ng kauna-unahan nitong franchise championship. Iyan ang sasariwain natin ngayon sa box score. Ang kwento ng Cleveland Cavaliers noong 2016 NBA Finals versus Golden State Warriors. Isang kwento na hitik ng mga napitas na records para sa isang NBA title contention. Ang 2016 NBA Championship ay isang rematch sa pagitan ng Cleveland Cavaliers at Golden State Warriors matapos ang kanilang unang sagupaan noong 2015 kung saan nalasahan ng Warriors since 1975 ang tamis ng NBA Championship. Kapalit naman ito ay ang pagkakait sa Cavaliers ng linamnam ng kampyonato at ngayon ay sukang-suka na hindi lang ang buong kupunan kundi ang buong Cleveland City sa paulit-ulit nilang paglasap sa pait ng pagkabigo sa loob ng 52 years hindi lang sa basketball kundi sa lahat ng major sporting events sa Amerika. Imagine ang football team nila na Cleveland Browns ay nadupila sa kanilang tsansa noong 1986 sa American Football Conference. Ang kanilang baseball team na Cleveland Indians ay yumuko sa Game 7 ng 1997 World Series. At kung napanood mo na ang classic buzzer beater na ito ni Michael Jordan na nakilala sa taguring The Shot, ito ay noong Game 5 ng 1989 Eastern Conference First Round. Against who else? Cleveland Cavaliers. Kaya't kung ang pagkabigo sa mga sporting events ay isang utang sa Mumbai, parang baon na sa 5-6 ang Cleveland City na hindi makaahon-ahon. Kaya nang dumating si LeBron James sa Cavs noong 2003, tumuwid ang ngiti ng parang ngiwing labi ng Cleveland community dahil nakasilip sila ng pag-asa. Subalit nang masweep sila noong 2007 Finals at ilang taon lang ay lumipat si LeBron sa Miami, maiintindihan mo ang galit ng Cleveland community dahil ang tanging inaasahan nilang tubong Akron na mag-aahon sa kanila sa kahihiyan sa sports ay umalis pa sa kanilang bakuran. Kaya naman, pagbalik ni LeBron noong 2014-2015 season, parang magulang naman ng Cleveland City na open arms na tinanggap ang isang nagbabalik na anak. Umaliwalas ang nakasibangot na pagmumuka ng mga fans. Pero nanamlay naman ito nang mawala si Kevin Love at Kyrie Irving noong 2015 Finals due to injuries. Dahilan para mabigo na naman ang Ohio-based team. Kaya sa loob ng mahigit 5 dekada, ang naging tema ng Cleveland sports industry ay Cleveland will always let you down. At itinuring itong sumpa sa buong estado. Kaya sa muli nilang pagpasok sa 2016 NBA Finals with healthy Big 3 LeBron, Kyrie at Love Trio, walang mawawala sa Cleveland community kung muli silang tataya sa kanilang kupunan. Tutal, matagal na silang parang baon at lugi sa paningin ng ibang winning cities and states. There's no way but up dahil matagal na silang nasa ibaba. Pero ang task at hand, ang Golden State Warriors ay isang pader na kung hindi man sobrang taas para akyatin ay napakakapal para gibain. Ang San Francisco-based powerhouse ay nagsisimula ng magtayo ng kanilang empire. Sa pagkapanalo nila noong 2015 championship, sa pagkakabuo ng arguably best shooting duo in NBA history ni Splash Brothers, sa pagkakadevelop ng isang defensive beast turning all-star Draymond Green, sa pagkakaroon ng isang veteran defense specialist at finals MVP Andre Iguodala, plus other solid role players gaya ni Harrison Barnes, Sean Livingston, Andrew Bogut, Maurice Spates at Brazilian Leandro Barbosa, kumpleto ang rekado ng Warriors mapa-opensa o depensa para dumalawang sunod ng kampyonato. In fact, sa 2015-2016 season, dito nga nila nagawa ang record-breaking 73-9 best season record sa NBA. Kaya fan favorite ang then 4-time NBA champions for a title defense. Sa playoffs, naikasa ang pagtatagpo ng Cavs at Warriors sa finals matapos parehas nilang makuha ang number 1 seed sa East and West. Ang kauna-unahang final since 2008 na parehas mga top-seeded teams ang nagduelo sa final round. Tinapos ng LeBron-led squad ang regular season with 57-25 record sa East. Kahit nagpalit sila ng coach sa gitna ng season mula kay David Blatt, patungo kay dating Laker point guard Tyronn Lue,
at winalis nila ng tig 4 na laro lang ang Detroit at Atlanta noong first and second rounds at sinuyod naman hanggang Game 6 ang Toronto Raptors. Kung impressive na maituturing ang road to the finals ng Cubs, ay even more impressive ang daan ng Bay Area squad patungong finals. Bukod sa winasak nila ang 1995-1996 Chicago Bulls best record sa regular season, hawak din nila ang pinakamaraming panalo in road games na 34, best start to a season 24-0, longest regular season home win na 54-0, at ang kauna-unahang team na nakapagtala ng mahigit 1,000 3 points na 1,077 to be exact sa isang regular season. Dinomina nila ang Houston Rockets sa first round, dinurog ang Portland Trail Blazers sa conference semis, at nakaalpas sila sa isang Game 7 acid test versus OKC noong conference finals, kahit na dehado na sila ng 1-3 sa serye. By the numbers and by all indications, mas maganda ang latag ng baraha para sa isang back-to-back championship ng GSW. Pagsapit ng championship, it turned out na parang nakadireksyon na ang kampyonato sa Warriors nang babuyi nito ang Cavs sa Games 1 and 2 sa pagsiset ng pinakamalaking lamang combined sa unang dalawang laro ng finals, 48 points margin of difference. Wala pang nakita ang NBA ng ganitong collapsed na Games 1 and 2 ng finals since 1961, kung saan tinambakan ng Boston Celtics ang Hawks sa Games 1 and 2 with combined margin of 42. Kaya hindi lang ito record-setting for the Warriors, kundi isang testamento na ang team ay hindi basta-basta kung sino mang kupunan ang magtangka na i-dethrone sila. Para kay LeBron James, ito ay hindi na bago pero nakakatakot na teritoryo dahil noong 2014 finals niya versus the Spurs, may 70 points total margin ang San Antonio sa Miami sa loob ng 5 laro. But being in a familiar situation at sa kakayahan niyang mag-adjust, pinangunahan ni LeBron ang isang counter-attack lopsided win ng Cleveland sa Warriors 120-90 noong Game 3. Umiscore ang 4-time MVP ng 32 at sinigundahan ni Kyrie Irving ng 30. Kahit paano ay nagkaroon ng breathing space ang Cubs. Pagsapit ng Game 4 gamit ang firepower, umiscore si back-to-back MVP Stephen Curry ng 38 points at nagdagdag pa si Klay Thompson ng 25 para makapag-set ng pinakamaraming 3-point shot sa isang NBA Finals game during the time na 17. Dito rin nangyari ang mainitang tagpo sa pagitan ni LeBron at Draymond Green noong fourth quarter, kung saan humantong sa pagkakasuspindi ni Draymond para sa Game 5. But more importantly, isang panalo pa ay kampiyon na naman ng Warriors at nanggigilid na naman sa bangin ang Cleveland sa isang posisyong wala pang NBA team ang nakagagawa ang makabalik at manalo ng isang championship mula sa isang 3-1 deficit. Kung taga Cleveland, Ohio ka, malamang maisip mo na hindi na bago ang ganitong kwento. Alam mo na ang ending, bigo na naman ang mga tao at hindi pa rin napuputol ang itinuturing nilang sumpa. Para magawa ang isang historic comeback, kinakailangan ng Eastern Conference champion ng zero margin of error sa kanilang mga laro. And give credit sa Cavalier dahil ayaw nilang umuwi without a fight. Isang kambal na 41 monster game ang ginawa ni LeBron at Kyrie Irving sa Game 5 para makapag-set ng record na kauna-unahang teammates na nakapagtala parehas ng 40 point or more sa isang NBA Finals game. And more importantly, gawing mas disente ang latag ng serye 3-2. Pagsapit naman ng Game 6, isang complete, efficient, at monstrous game muli ang ginawa ni LeBron, posting up 41 points, 11 assists, 8 rebounds, 4 steals, at 3 blocks with only 1 turnover. And late in the fourth quarter, kung saan lamang na ang Cleveland ng 13, nangyari ito. Ben Thompson, 15 points, 15 rebounds! Curry blocked by James! Isang tira ng Warriors franchise player na binutata ng mayor ng Cavaliers. At may pabaon pang salita na parang indikasyon sa isang dikdikang Game 7 na magaganap. Ang pagkapanalo sa Game 6 ang nagposisyon sa Cleveland bilang pangatlong team sa finals history na nakaahon mula sa 3-1 disadvantage at nakapagpuwersa sa isang Game 7. Gaano man ang laki ng lamang ng Warriors sa Games 1 and 2, anuman ang itinambak ng Cubs noong Games 5 and 6, nagpantay na ngayon ang serye. It all boiled down sa tinawag ni Bill Russell na dalawang pinakamagandang salita sa sports para sa mga NBA fans. The best two words in sports, Game 7. Isang laro na lang ang magdidikta
sa pagkakatatag ng isang dinastiya o kaya naman ay ang pagputol sa itinuturing na sumpa. June 19, 2016, na isulat ang kasaysayan. For the first time in NBA Finals history, umasok sa Game 7 ang dalawang magkalabang team na may magkatablang total points from Games 1 to 6. Pantay na pantay ang laban. Sa katunayan, sa deciding game na ito, nagkaroon ng 20 lead changes at 11 ties. At kabaliktaran ng tambakang tema mula Games 1 to 6, ito ang nag-iisang laro buong serye na madedesisyonan ang laban ng hindi hihigit sa 10 ang lamang. May gahiblang buhok na lamang ang Cleveland sa first quarter 23-22. Bumuwelta naman ng Warriors sa second quarter para agawin ng lamang sa first half 49-42. Ang pinangangambahan ng Cavalier fans ay ang third quarter onslaught ng Warriors na naging pagkakakilanlan ng Golden State na dito sila pumupukpok ng todo at breaking the game wide open. Pero kabaliktaran ng nangyari, nag-apoy si Kyrie. Ipinapasok ni LeBron ang kanyang mga jumpers at parang batsa ang 3 points para sa Cavs na outscore nila ang Golden State 33-27 para kunin ang driving seat 76-75 papasok sa huling 12 minuto ng serye. Dikdikan ang fourth quarter, nasa panic mode ang dalawang koponan. Para sa Warriors, nakasugal na ang championship ng 73-win season matapos ang 3-1 series advantage. Huling 2 minuto, magaganap ang tatlong pinaka-crucial na play mula sa tatlong pinaka-importanting players ng Cavaliers. Sa pagkakatabla ng score, 89 apiece, nangyari ito. Ito ang binansagang The Block, ang greatest play ni LeBron sa kanyang 18 taong career. Out of nowhere ay parang superhero na lumipad ang 4-time MVP para supalpalin ng isang go-ahead layup ni Andre Iguodala na ikinagitla ng Warriors home crowd arena. Sa pagsisikap na makabawi, isang desired defensive switch ang naiset up ng Warriors para maiplanta si Kevin Love kay Steph Curry. Sa halip na magkaroon ng advantage, 2 beses na na-denied ang clean look ni Curry dahil sa outstanding lateral footwork ni Kevin Love para sa best defensive stop of the entire season. What a spectacular job by Love. Matapos ang isa pang free throw ni James at tuluyan ng maubusan ng oras ang Warriors, nakuha ng Cleveland ang kauna-unahan nitong NBA title at ang nag-iisang city championship sa lahat ng major sports sa loob ng 52 years. It's over! The Cavaliers are NBA champions! Itinanghal na unanimous finals MVP si LeBron para sa kanyang pang-3 distinction. Siya rin ang overall leader sa puntos, rebounds, assists, blocks at steals sa lahat ng 7 laro ng final series. Sa pagkapanalo, naisulat ang kasaysayan. Ang tila imposibleng record na makabangon mula sa isang 3-1 drop hole ay isa ng realidad. Ang itinuturing ng City of Cleveland na sumpa ay tuluyan ng nakalag. Kayas, ito ay representasyon ng isang espesyal na kwento. Kaya mahalagang balikan ang mga konteksto dahil nakakabit dito ang kasaysayan ng pagkabigo, pagbangon at pananagumpay, hindi lang ng mga manlalaro kundi ng mga taong inalayan ng gintong tropeyo na produkto ng luha at puso. To wrap up, ay pwede ninyong bisitahin ang loob ng ating channel na Boxscore dito sa YouTube para mapanood ang iba pa nating mga kwentong NBA. Mayroon tayong mga oldies but goodies content at syempre mayroon ding mga basketball anecdotes sa mga current players. Pwede nyo din pong bisitahin ang ating FB page na Boxscore at dun ay may ipinopost din tayo mga link ng ating mga YouTube videos. Pwede nyo din panoorin ang ating mga videos directly on FB. Pumunta lamang sa YouTube tab ng FB page na Boxscore at mai-enjoy nyo na ang mga YouTube videos ng ating channel directly at the comfort of Facebook. Huwag nyo na rin kalimutang pindutin ang like, ang share, and of course, ang subscribe bell button para lagi kayong maging updated sa ating mga susunod na uploads. Hanggang sa susunod nating video, ito ang Boxscore!